Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na buwabalo sa mundo na? Kababalaban! Hi mga langga at sayo na din sis narrator. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol ito sa akin at sa mama ko. Ang kwentong ito ay nangyari noong 1993. Ipinagbubuntis pa lang ako noon ng mama ko. Nakatira pala kami sa isang barangay sa Kapis. Yung mama ko ay ipinagbubuntis pa lamang ako. Subalit, ginagambala siya ng mga aswang. Normal na sa amin sa probinsya na tuwing gabi ay may maririnig na kung ano-ano mang huni ng ibon. May uwak, kokok, at lalo na ang kilala sa aming probinsya, ang huni ng aswang. Yung wakwak at tiktik. Ang mama ko noon ay naniniwala na kapag ang mga butiki sa bahay namin ay humuhuni, palatandaan daw yon na may aswang sa palingid. Idagdag mo pa yung mga alulong ng aso sa probinsya. Maaga pa lang natutulog na doon ang mga tao. 5 PM pa lang kasi noon, medyo madilim na ang kapaligiran. Tuwing gabi, inaatake yung mama ko ng pananakit ng tiyan niya. Ngunit hindi niya maintindihan dahil pinagpapawisan din daw siya ng malamig at sobrang init na init sa katawan. Hindi siya makatulog ng maayos tuwing gabi, kaya sa araw na lang siya natutulog. Gabi-gabi din niya nakikita ang isang itim na pusa. Mas malaki ito kaysa sa normal na pusa. Tapos, mapula ang mata. Palagi niya itong nakikita na nakadungaw sa kanya sa ilalim ng papag ng bahay namin. Noon kasi, yung bahay namin ay gawa sa kawayan. Kaya kapag may tao o hayop sa ibaba ng bahay, ay makikita talaga ng mama ko. Kasi pag nagpapailaw daw sila ng ilaw sa kwarto, tagus hanggang sa ilalim ng bahay. Gabi-gabi, ganyan ang nangyayari. Hindi naman lingid sa mama ko at may kutob na rin siya na inaaswang siya. At alam na alam niya at kilala ang aswang na gumagambala sa kanya tuwing gabi. Dahil mayroong isang matandang babae na malapit lang din naman sa amin ang bahay niya. At kung minsan, dun din siya dumadaan sa bakuran ng bahay namin, papunta sa bahay nila. Palagi din daw siyang inuunahan ng pagbati ng mama ko, sabay bulong sa sarili na, purya aswang. Yan kasi sinasabi namin kapag alam namin na ang kaharap namin ay aswang, para hindi daw siya matalo neto sa dungan or batak. Kaya palagi din siya nagmamadali sa paglalakad. Isang gabi, naging agresibo na talaga ang matandang aswang. Nagising na naman ang mama ko dahil sa sobrang sakit ng tiyan niya. Bumangon ang mama ko para kumuha ng bawang sa kusina at ipinahid ito sa kanyang tiyan. At naglagay sa busa niya nang akmang babalik na siya sa kwarto para matulog. Nakita niya ang malaking pusa na itim. Nagbabaga ang mga mata nito. Kaya dali-daling kinuha ni mama ang termos na punong-puno ng mainit na tubig at sinaboy niya ito sa pusa, kaya ito napasigaw sa sobrang sakit. Agad din tinampot ng mama ko ang kawayan na nakabalagbag na pinagsasangga namin sa pintuan. Ginamit ito ni mama at ipinanghampas ng 3 beses sa pusa, kaya naman napahiga ito sa lupa at nanlupaypay. Nang akmang lalapitan na siya ng mama ko para tingnan kung patay na ba ito, ay bigla itong bumangon at tinakot ang mama ko ng isang sigaw ng pusa na akmang susugurin siya na yun pala ay tatakbo na palabas. Kaya naman kinutuban na ang mama ko na aswang talaga yung pusa. Kinabukasan, nagtataka yung mama ko na hindi na niya nakita ang matandang babae na dumadaan sa bakuran namin. Hanggang 1 linggo na ang nakalipas at di pa rin niya nakita na dumadaan ng matandang babae. Ngunit isang araw ay nagkwento sa kanya ang kamag-anak namin na kapitbahay din namin na nakita daw niya yung si Aling Piyang
Nabaluktot na daw ang likod at hirap daw maglakad. May mga peklat din daw ito sa kanyang mga kamay na parang nalapnos na nasabuyan ng mainit na tubig. Ang ipinagtataka lang nila, baluktot na ang likod niya, samantalang hindi naman siya dating ganun. Kaya nagkwento ang mama ko sa kanya na may na-encounter siyang isang malaking pusang itim nung nakarang gabi. At ito ay pabalik-balik na din sa bahay. Ngunit simula nung na-encounter ni mama ang pusang iyon, ay hindi na niya nakita si Aling Piyang na dumadaan sa bakura namin. Nalaman na lang din namin na umalis na ito at bumalik na sa dati niyang lugar sa part ng Iloilo. Bali kasi nakapag-asawa lang siya ng taga doon sa barangay namin. Hindi na din si mama ko ginagambala at sinasakitan ng tiyan tuwing gabi. Simula nang pinagpapalo niya ang aswang na iyon, sabi pa nga ng kumadronang nagpaanak sa mama ko, di niya kinaya ang tapang muday. Hindi kanya natalo sa dungan. Malakas ang batak mo kaya di kanya nabiktima. Sa awa ng Panginoon, naipanganak naman ako ng maayos ng mama ko. Kumadrona lang ang nagpanak sa kanya. Dahil kasi sa probinsya, kumadrona lang ang nagpapaanak sa mga kababaihang buntis. Pasalamat ako at hanga ako sa katapangan ng mama ko na ipinaglaban niya ako sa aswang na gustong bumiktima sa akin. Ika nga nila, kapag nanay ka, ipaglalaban mo at gagawin mo talaga ang lahat para sa anak mo, kahit hanggang kamatayan pa ito. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko. Sana nagustuhan ng mga tagapakinig ang story na ibinahagi ko. More power po sa channel natin at sa'yo din, Sis Narrator. God bless! At dito na po nagtatapos ang kwentong ibinahagi sa atin ni Miss Capis. Maraming maraming salamat siya sa pagbahagi ng iyong karanasan at kwentong kababalaghan. At sa mga bago pa lamang po na nag-subscribe, welcome po sa channel natin. Anyway, happy 100 subscribers guys! Thank you! Maraming maraming salamat. At naka 100 na po tayo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag po kalimutang i-hit ng like, share, at comment. Paki-hit na din po ng notification bell para maging updated po kayo sa mga kwentong aking ibabahagi sa inyo. At sa mga gusto rin pong magbahagi ng kanilang mga kababalaghan story, mag-email lamang po kayo sa mundonakababalaghan@gmail.com. At hanggang sa susunod na kwento po ulit, keep safe lagi at God bless!